Ang Futon o Wind Release Rosin Shuriken ay isang hugis na shuriken na may pagkakaiba sa Wind Release Rosin Gun. Ang Rosin Shuriken ay naimbento ni Naruto Uzumaki ilang sandali matapos niyang malaman ang mga prinsipyo ng Wind Release Rosin Gun. Bago niya naimbento ang Rosin Shuriken ay ipinaintindi muna ni Kakashi kay Naruto na ang Rosin Gun ay hindi pa kompletong Guts Hulk na naimbento ng kanyang ama na si Minato na Mikasa o kilala bilang Yandai ni Hokage. Tulad ng discarding iyon, karaniwang may tulong si Naruto ng dalawang mga clone sa pagbuo ng Rosin Shuriken. Nagbibigay siya ng chakras, tinutulungan ng isang clone na makontrol ang chakras at ang pangalawang clone ay ang naglalagay ng Wind Nature Release. Ito ay ang nakompletong versyon ng Wind Release Rasengan, na may apat na malalaking sulok sa paligid at ang gitnang sentro ng Rasengan, na nagbibigay ng itsura ng isang Kuma Shuriken. Nagbibigay din ito ng isang malakas na ingay na pag-ibig. Sa huling pelikula ni Naruto, The Last Naruto The Movie ay nagawa ni Naruto na lumikha ng Rosin Shuriken ng walang tulong. Ang Rosin Shuriken ay nangangailangan ng maraming chakra upang maisigawa. Si Naruto ay ipinakitang lumilikha ng hanggang 3 Rosin Shuriken ng mag-isa bago maubusan ng chakra. Habang nasa Sage Mode, makakagawa siya ng 2 Rosin Shuriken bawat transformation. Matapos ang pangalawa, dapat niyang ipasok muli ang Sage Mode upang makalikha ng karagdagang Rosin Shuriken. Gayunpaman, pagkatapos mapabuti ang kanyang Sage Mode, nagawa niyang gumamit ng 5 sa isang transformation lang. At habang nasa kanyang Kurama Mode o Nine Tails Chakra Mode, maaari niyang gamitin ang Rosin Shuriken ng isang walang limitasyong bilang na beses. Ang 4 na sulok nito ay napakatalim, sapat na upang mahawi o maputol ang isang bundok. Labis na mabigat ang pamamaraan dahil nagulat si Fukusako na maitapon ni Naruto ang sobrang siksik na chakra kahit sa Sage Mode. Matapos ang paglalakbay sa isang tiyak na distansya o pagkakabanggaan ng isang target na hindi ito maaaring paghiwain. Ang gitnang spear ng Rosin Shuriken ay sumasabog na gumagawa ng isang vortex na hangin sa agarang lugar. Sa loob ng vortex na ito, ang hindi mabilang na mga microscopic wind blades ay nilikha, napakarami na kahit ang Sharingan ay hindi mabibilang ang lahat. Tinutusok ng mga blades ng hangin ang bawat cell sa katawan na i-disconnect ang mga ito mula sa chakra circulation system at sa gayon pinitigilan ang mga ito mula sa pagbibigay ng kanilang physical na enerhiya sa proseso ng paglikha ng chakra. Dahil dito, nawala ng kakayahan ng target na lumikha at makahulma ng chakra. Pinsala na hindi magagaling ng medical na ninjutsu. Hinihaling tulad ni Tsunade ang pinsala sa lason at binalaan na kung ang pinsala ay sapat na ang mga naapektuhan nito ay hindi na muling makakagamit ng jutsu. Nang unang sin nilang gamitin ni Naruto ang Rosin Shuriken, mayroong 2 mga pagkukulang sa paggamit nito. Madali itong mawala ng paunti-unti pagkatapos mabuo, pinipilit si Naruto na gamitin ito bilang isang sandata upang mapanatili ito na matatag na itinutulak ang Rosin Shuriken sa mga target sa parehong paraan na ginagawa katulad ng Rasengan. Ang Rosin Shuriken ay nagdudulot ng pinsala sa cellular hindi lamang sa kanyang mga target ngunit sa braso ni Naruto, bagaman ang pinsala ay hindi gaanong matindi. Gayunpaman, nagbigay ito ng sapat na peligro sa user at sinabi ni Tsunade na hindi na niya ito pwedeng gamitin muli. Nagawa ni Naruto na mapagtagumpayan ang mga bahid na ito sa pamamagitan ng pag-aaral ng Senjutsu. Sa pamamagitan ng pagpasok sa Rosin Shuriken ng Senjutsu Chakra, ang hugis nito ay napanatili pagkatapos na mabuo, nangangahulugang maaari niya itong magamit bilang isang projectile at bilang isang resulta, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa mapinsala ang kanyang sarili. Kapag itinapon, ang Rosin Shuriken ay napakabilis na naglalakbay, sapat na upang tumawid sa bunganga ng Chibaku Tensei sa ilalim ng 1 segundo. Kapag naitapon ng malayo ay maaaring palawakin ni Naruto ang Rosin Shuriken upang mabot o mahuli ang mga target na nakaiwas. Kahit na ang bilis nito ay sapat na kaya sihira itong nangyayari. Nasisiyahan siya gamitin ito habang nasa Nine Tails Chakra Mode kung saan maaari niyang magamit ang kanyang mga braso ng chakra upang gabayan ang Rosin Shuriken sa target nito habang siya ay nananatili sa isang ligtas na distansya. Bukod dito, maaari niyang gamitin ang mga chakra arms na ito bilang kapalit ng karaniwang mga shadow clone. Sa kalaunan sinimulan ni Naruto ang paggawa ng Rosin Shuriken bilang pinakadesenyo para sa iba pang mga jutsu tulad ng ginagawa niya sa regular na Rasengan. Tulad ng Rasengan, ang ilan sa mga mas simpleng pagbabago na ginawa niya sa Rosin Shuriken ay sa pamamagitan ng paggamit ng maramihang sabay-sabay o paggawa ng mas malaki sa kanila o kahit na mas maliit. Sa lugar ng Rasengan na ginagamit niya para sa gitna ng Rosin Shuriken, maaari niyang gamitin ang Tail Beast Balls o Fruit Seeking Ball na lilikha ng makabuluhang mas malaking mga paputok sa pagpapasabog. Maaari din niyang ilapat ang iba pang mga likas na katangian sa Rosin Shuriken tulad ng ginagawa niya sa Super Tail Beast Rosin Shuriken.
kita-kita ulit tayo sa susunod kong video. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel at pindutin na din ang bell para updated ka sa susunod kong video. Salamat sa iyong pakikinig. Hanggang sa muli!